So ayan mga bro, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon araw ay home service tayo at kasama natin si Boss Danny. So ang gagawin natin dito mga bro ay NS200. Ang problema nito ayaw umandar. Yan yung ayusin natin. Okay? So syempre bago natin umpisahan, yung mga bago pa lang sa ating channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po palagi kayong updated pag mayroon tayong mga panibagong videos na mga i-upload. So ayan mga bro, bali ang motor na ito ay galing sa ating kaibigan kay Capro. Yan, so nabili ng 30 tapos may tama yung sigunyal. Ngayon yung may-ari nito mga bro, dahil mahilig din sa motor, siya na lang yung nag-overhaul. So bagong overhaul niya, nagpalit ng bushing ng connecting rod. So nabili niya ito ng July, August, September, October, November. So 4 na buwan pa lang ito mga bro. So ayun, July bro, diba? July, yan. So, shoutout kay bro, siya yung may-ari. So, mahilig din si bro sa motor. Mayroon pa siyang, ayan, Mio Sporty. Tapos, yung kanyang 135 mga bro, ang pogi. Parang R6 ang datingan. O, tinan mo. Tinan nyo, ha. Tunay na tunay. Tinan nyo naman modify nito, mga bro. O, may dalawang mata-mata dito. Umiilaw pa to, bro. Pandarin mo. Umiilaw. Yun, o. Tapos, dito kung wala na. Yan, accident yun, o. May packlight mga bro, dalawa. Oh, ganda ng tambot yun. Yun. Ganda ng Acra pubic niya, oh. Oo, Acra. Kaso, inalisan ng ano. Walang silencer na luwa-luwa ko lang. Walang silencer yan, yung nabili ko. Yan mo, ganda ng pagka-modify yun. Kung maganda pa. Kaso, 20 ano pa na, ano ni bro yan, modify niya ng 2015. So, anong ano ngayon? 2022 na. So, 7 taon na siyang ganyan ang itsura. O, ang pogi, o. Stig. Uber gas, bro. Amoy na amoy yung gas. Galing, ha? Binomba yung kagabi. Bakit? Buha ng, ilan ako, hanggang 10 lang ba yung RPM nito talaga? Hindi, ha? Nasasagad yan. Hanggang ano lang, eh. Kasi, napapansin ko ilang araw na. Ah, hindi mo ito yung pinagagamit. Hindi, nagamit ko naman. Kaso, ano siya, parang nagbibitin. Oo. Kaya binomba ko kagabi, tinisin ko kung papalo ng 12. Sinagad mo? Kaya siguro binomba ko ng binomba ko. Oo, mas maganda yun. Masagad yun. Masasagad ko. Oo, masagad eh. Wala, stock pa yan lang. Pero sinagad mo, buso. Hindi. Ngayon, meron yung ano, meron yung... Susi? Nakapalay. Ay, yan, wala nang susi yan. Yan. So mga bro, ano, ito yung titik natin kung anong yung problema nito, ba't ayaw niya umandar. Yan mga bro, syempre, ang che-check natin dyan pag ayaw umandar, paulit-ulit na naman tayo. Syempre, yung kompresyon, yung kuryente at yung gasolina. Doon muna tayo mag-be-basic. Yan. Pero sabi ni bro, kasi kausap po siya kagabi, nag-umpisa lang yan brong magkaganya nung nagkarga siya ng kulay pula na gas. Tapos dating green, pagpunta niya daw, para napupurot na hanggang sa pagpasok na ng makiling. Kasi makiling siya nagtatrabaho eh. Tapos natuluyan kahapon. Ayaw na umandar. Yan, so i-check natin mga bro ano kung bakit ayaw umandar nito. Ang problema kasi kahapon pinipilit ni bro ng i-start 'yan, naubos yung battery, nalubat yung battery. Ayan nalubat. Ano may papuntahin pa tayo dito? Rouser 180. Ha? Galing dita. Ha? Order na lang natin dalhin. Diyos, diretso tayo na makabling. So may tatlo kaming kausap ngayon mga bro, GY6 na 125 tsaka Rouser 180. Tapos ito. So ayan mga bro, meron na tayong battery oh. Yung kinuha natin yung battery ng LS135. 12, ano yan? 12. Alam naman yan ang malakas yan, 12.7. Ano na yan? 4 years na to, battery ko. Matibay din ano? Matibay sa battery. Hindi na battery yun. Oo, manda na! Pag kinuchok mo lang. Purot! Pururot! Ang andar! Ayan mga bro, mandar naman o. Oh.
nakarimap pa ang ECU ah. Nakarimap. Ayaw nung mandar. Pagka... Titik natin. Yeah, puro rin siya bro. Ha? Kuryente to? Ha? Putol-putol ang kuryente. I-check ko natin yung isang spark plug habang umaandar. Hindi normal, dapat istibo yun. Alin doon? Ha, check natin lahat. Kabila. Kabila. Putol po, pagka ganito mga bro ang andar ng motor, ayan. Hindi nyo may sasagit dyan. Pururot, pururot. Pururot ang andar mga bro, pagka ganun. Kuryente ang problema nun. Putol, putol. Dahil dyan, magkapi muna tayo. Kita sa akin. Sige bro, wag na bro. Dito. Ito yung malapit na kape. Dito ko. Start mo. Tom, di mo kaya start mo, Tom. Tagaw mo ng gas. I-rib mo, Tom, i-rib. Patay, patay. Patay, patay. 2 hours later. So, ayan mga bro, update tayo. Yan, bali binabalik na lang natin mga bro yung fairings at tunay na, anong pangalan mo bro? Jonathan. Jonathan. So yan, yung motor ni bro galing kay ano yan, galing kay paring Cafro. So yan mga bro, kanina, pansin nyo puro yung andar, ngayon subukan natin kung anong nangyari. At sasabihin namin sa inyo mga bro kung ano yung issue niya. Yan. O yan yung andar niya ngayon mga bro. O, di ba? Subukan natin rip ng konti. Ay, tunay na nga. Tunay na ang ating malapit na mekaniko. Basic na basic lang. Yung charging natin mga bro, maganda kasi umabot siya ng 14. Yan. Diba? 13.7. Pero pag uminit na, naabot siya ng 14 mga bro. So, ang naging issue nito mga bro, ano? Ang naging issue niya, kuryente nga. Tama yung kuryente. Ang problema, yung CDA kasi nito mga bro ay nandito nakalagay sa ilalim. So, ang spark plug po niya na itatlo. Yung dalawa mga bro, spark plug, isang supply yung galing ng CDI. Okay? Yung dalawa, ulitin ko, yung tatlong spark plug niya. Yung dalawa, dalawang spark plug, isang ignition lang yon, isang ignition, tapos isang supply galing ng CDI. Kumpara dun sa isang spark plug, isang ignition coil, tapos isang supply ng CDI. So, ang ginawa natin dito mga bro ay, diba, sira na yung ano niya, sira na yung CDI niya. So ang ginawa natin, tinampir natin tatlo. Umusok na. Yan, umusok na mga bro. Tutuno pa natin yan. So ang ginawa natin mga bro dito ay sira na yung kabilang linya niya. Pinag-isa na lang natin yung dalawang ignition coil. Subali, ang nagpapagana dito is isang supply ng CDI. So sabi ko kay bro ay orderan niya na ng panibagong CDI para pag bumigay, mayroon agad pabalik. Pero ayan, kung makikita nyo mga bro, umaandar na tapos hindi na palyado yung ano nyo. Ituturo na lang natin ng maganda kasi may lumalabas na usok eh. Okay, so hanggang dito lang yung video natin mga bro. Isusunod pa natin yung, ayan, nabangan nyo yung full wave ng Mio Sporty. Sulti ba yan bro? Sulti? Sporty? Sporty. Ayan, so Sporty mga bro, laging lubat yung battery. Abangan nyo na lang yung video natin tapos meron pa tayong isa dyan eh. Nakabang na sa labas oh. Roser, nakabili ka? Magkano? Ano, 400. Sakto. 400 niya. Okay, so hanggang dito lang yung video natin mga bro. Magandang araw sa inyo lahat. Abangan nyo na lang yung Roser 180 ni bro at yung Mio. Hanggang dito lang. Ride safe lagi.